So hello everyone. So meron akong ano dito guys. Gagawa tayo ng dessert. Ang tawag nito ay grass jelly. Grass. As in yung damo. Grass jelly. Yeah. Hihiwain natin ito ng small cubes. Yun nga pala guys. Bago nyo hiwain ito, syempre, binili ito sa palengke. Alam nyo na sa palengke. So, kailangan hugasan nyo ng bonggang-bongga. As in, matagal. Kailangan malinis siya. Tapos, ito nga pala guys. May ano ko ako dito. I-prepare ko muna yung sugar bago ko hiwain yun. So, ito yung sugar niya. Hindi ko alam po anong tawag sa sugar na to. Basta ganyan lang siya nung binili ko. So, yan. Pinutol ko siya. So, dalawang gagawin ko, guys. Isang tao lang kakain. Pero, syempre, hindi yan magkasya lahat sa isang plato lang, sa isang bowl. Kaya, dadalawa. So, ito, guys. Hiwain ko na siya. Ganyan. Hiwain ko siya ng small cubes. So, yan nga, guys. Hugasan niyo ng bonggang-bongga at ang kamay niyo ay hugasan din ng bonggang-bongga. Kasi pag hindi niyo hinugasan guys, syempre baka yung microbio kung hindi natanggal 'yon, magko-cause din 'yon ng stomach ache. Kakasakit pa kayo, sumakit pa yung tiyan niyo kasi hindi naman lulutuin 'to, guys. Pag natunaw yung sugar niya, ayun, pwede na siyang kainin. So, ganyan lang siya. Hiwain, ilagay sa plato, then lagyan ng sugar. Ayun, tapos pwede na siyang kainin pag natunaw ng sugar. So, hindi na siya lulutuin, hindi na siya maiinitan. Kaya, kailangan talagang hugasan siya ng mabuti. Ito guys, ibubuhos ko lang siya dito kaysa kamayin ko pa mas matagal. Ito mas madali lang. So ganyan guys. Ayun. Tapos yung isa. Ngayon guys, yan ganyan lang siya, matutunaw din yung sugar guys. Pag natunaw na yung sugar na yan kasi itong grass jelly na to basa yan. So iyan yung magpapatunaw ng sugar niya. So pag natunaw na yan pwede nang kainin ko. Pero before na matunaw yan, takpan muna natin ito. Tatakpan natin ng plastic wrapper. Mas marami yung iba kaya lagyan ko siya ng ano, hatiin ko siya. So takpan natin ito ng plastic wrapper. So ito guys, ito yung plastic wrapper na tatakip natin. And then, lagyan natin ng, lagay natin sa ref, yan. Pagkatapos matakpan, lagay lang natin sa ref. So, siguro mga after 3 hours, matutunaw na rin. So, ganito siya, guys. So, ganito siya. Nilagyan ko ng plastic wrapper, and then ilagay ko sa ref. Hindi ko lang alam kung ilang oras. Depende basta kung magbasta ko natunaw na itong sugar, pwede nang makain yan. Tapos, pwede nyo lagyan ng fresh milk.
So, remember guys, kung nabibili ito sa palengke guys, yung gas jelly na yan. Sa palengke ko yung binili. And then, basta, kung gusto niyo mabuti, and then, kailangan pa i-prepare niyo. Siyempre, magugas kayo ng kamay kasi hindi na siya lulutuin eh. Baka mamaya kung yung kamay niyo may microbe, tapos nahalo dyan, tapos kakainin, eh, baka magkakasakit yung kakain. So, yun lang guys. Yun, dalawa yung ginawa ko. Yan. So, thank you for watching. Have a nice day and God bless us all. Bye-bye! So, ganito na siya, guys. Pag natunaw na yung sugar, ganyan na siya. So, it depends on you kung gusto nyo nilagyan ng fresh milk. Mas masarap kung may fresh milk.